showbiz fanatics, Joros Gamboa abay naglabas ng ilang mga paayuda patungkol kay Catherine at Alden Richards. Panoorin natin. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusabay-bay sa mga videos natin. Maraming salamat po. At for today's video, bago tayo dumako sa ating pong topic, ay iatid ko lang po sa inyong ilan sa mga laman ng balita na kung saan na sorpresa nga ang ilan sa mga Filipino star kung paano po sila nakatanggap ng love from fans in Calgary. So, isa yan sa mga laman ng balita po dito sa Canada, no? Calgary, Canada. It was posted last August 8, 2024 and updated August 10. The cast and crew of highly awaited film from the Philippine Hello Love Again were in for a pleasant surprise when they were greeted by hordes of fans recently shot in Calgary Southwest. The film star two well-known actors, the Southeast Asian country, Catherine Bernardo and Alden Richards, is slated to be released this coming November. It's a sequel to a 2019 blockbuster Hello Love Goodbye, which became one of the highest grossing Filipino movies of all time. The presence of the stars in Calgary generated excitement among local fans who turned up in a large number to show their support and catch a glimpse of the actors. Mike Purisima, who is the most and pleased post podcast that covers Filipino and international cinema, said celebrity culture is a huge deal in the Philippines. Catherine Bernardo and Alden Richards are some of the biggest movie star in the Philippines, and he said celebrity culture here in the Philippines, it's the only entirely different entirely level that the rest of the world. So when you are celebrity at the peak of your career, you're everywhere. Commercials, noontime shows, movies, TV, and series. According to him, what set the original movies apart is it relatable plot that looks at all the lives of overseas Filipino workers in Hong Kong. It's a movie that very close to the people's heart because it was about this expat in Hong Kong, overseas Filipino workers, as we call it, locally in the Philippines. So, ganun nga po yung laman ng balita, no? Na talaga namang, talagang bidang-bida po ang ating po mga Filipino stars sa Calgary. Kaya naman hindi pa po napapalabas ang blockbuster movie na ito, eh talagang pinag-uusapan na siya worldwide, especially sa Calgary, Canada, na talagang yung ebidensya ng pagsuporta ng Pinoy. Pero ito na nga, let's watch this video. Is here in Canada! In DGC! Ilan lamang yan sa mga paayuda nga ni Mr. Joros Gamboa kung saan ipinost ni Mr. Joros sa kanyang official Instagram account ngayong araw ng August 10, 2024 by 1:25 p.m. ay nagpost nga siya ng hilang pangapaayuda. Here's today's ayuda from the cast of Hello Love Again. On Instagram, Joros Gamboa shared that he was having a day out with Catherine Bernardo and Alden Richards as they were on break from filming the upcoming movie. While walking along the street in Canada in their laid back outfit on a sunny day, the actor filmed themselves taking turns saying joy is here. In Canada, Joros added, hindi nasa Santa Mesa lang tayo, sabi ni Alden. So, ito na ata yung sinasabi ni Mr. Joros Gamboa na ilan sa mga BTS or behind the scene videos and photos na ilalabas niya. No, kasi nakita po dito na parang ito yung ginawa ni Alden, ni Catherine at ni Joros Gamboa na talagang original cast ng Hello Love Goodbye hanggang sa Canada na Hello Love Again. Nakita natin na talagang sa kanila pong day off bago po umalis, no, itong si Mr. Alden Richards ay in-enjoy po muna nila yung day off nila. So, ito nga yun, totoo nga yung sinasabi ng ilang mga OFW na talagang nakita nga nila si Catherine at si Alden Richards. At ito rin yung pagkakataon na parang nag-gym sila eh. Ito yung nakita natin sa mga videos na yon. So, tuwan-tuwa naman ang ilan sa mga fans. Kung nakita nyo na po yan sa Instagram, bisitahin nyo po yung Instagram ni Joros. Kapag nakafollow kayo sa kanya, magno-notify po yan sa inyo. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento, reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates.
So, unahin natin ang komento ni Mr. Renato Husayan. Sabi niya, as far as I know, Elena movie ni Kat ay na-move lang muna, just give way to HLA. But the script and the cast on standby na at meron na mga names sa lead actress at lead actor. And Cedric is not on the list as lead actor. This movie is gonna directed by a well-known director, Olive Lamasan, and known the caliber of direct Olive, mapili at firm ito na director. Meaning, hindi ito nagpapalit ng cast, especially lead actor. So kung ganun, paano naman magkakaroon ng ganun balita si Cedric? Niwala nga siyang list sa listahan. I saw a video of MJ Felipe, pinag-uusapan yung movie ni Kat na Elena, 1944. Dito ko nakita kung sinong director, anong film production, sinong mga cast, and storyline ng Elena movie. And I still remember when MediaCon in announcement that HLA movie matutuloy na. Sabi niya pa, ito na daw ang next in line after ng A Very Good Girl movie ni Kat at na mauunahan ng HLA ang Elena. So I guess part lang to ng issue na to about Cedric and Elena. Disrupt Kat din fans kasi hindi na ma-deny ng showbiz industry kung gaano kalakas ang chemistry nila Alden at Katrin sa madla. People fans or casual full support sa Kat din kaya need na gawan ito ng issue and HLA kaya hindi pa na ipapalabas sa mga sinihan. Super lakas kasi. Sabi ni Mr. Guest Person, totoo pong nanligo si Mayor Mark Alcala. Kaya po tikom ang bibig niyan eh. Busted na po ata siya kay Katrin. Tumawag po sa kanya si OG Diaz kasi kilala o friends ata yan si Sir OG. Nung tumawag daw si OG kay Mayor, eh nagkwentuhan sila nang dumating na kay Katrina usapan, eh hindi na raw sumagot si Mayor. Meaning, may hindi maganda nangyari, siguro nabasted si Mayor. O kaya naman, may sinabi sa Katrina na hindi nagustuhan ni Mayor. Dalawa lang po yan. It's either hindi siya nagsumagot ng yes or a no dahil naliligaw, totoong naliligaw siya, or none at all. O kaya naman, pangatlo, pwede rin na dati naligaw siya pero ngayon hindi na. No? So, yun po yung pwede nating possible na answer. And of course, sabi ng isa pang viewers natin, pwede man nang unahin nyo yung Mr. Destiny na nilalait si Katrin at sinisira niya. Mag-asawang Arjo at Maine, kahit Alden sinisira niya at lalo na Katrin. Sobra itong Mr. Destiny na to. Totoo nga eh. Hayaan nyo at na-screenshot na natin lahat ng mga ano, possible na pwedeng evidence no, maipadala natin talagang para mabigyan din ng sanction. Kasi hanggang sa ngayon, nag-i-spread pa rin kasi siya ng mga fake news no, patungkol kay Maine at kay Alden Richards. At hindi lang yun, pwede naman siya magbigay ng mga false news sa mga followers niya eh. Pero wag lang niyang sisiraan si Katrin. Sabi naman ni Alice Calisin, wag pansin yung mga bashers dahil alam naman natin na si Kat ay good girl. Mga hayaang mamatay sila sa inggit dahil wala sa kanila ang tinatamasang swerte ni Kat. Sabi niya pa, kasi nga po super inggit-inggit sila kay Kat. Kaya pinipilit lang nilang siraan nila. Alam nilang lalong inaangat ang si Kat. Ayun. So lalong inaangat daw si Kat. The more na binabash, the more na marami mga words na hindi po maganda na pinupukol kay Miss Katrin Bernardo, mas lalo nga naman dumadami yung mga endorsement niya at marami mga projects na naka-line up sa no. So, more bashers, more blessing. Sabi naman ni Miss Glorioso, ano ba kayo? Huwag kayong pasaway. Masira ang relasyon ng Kat din. Maraming artista dyan na pwedeng i-partner sa'yo. Richard Wan. Ayan. So, alam niyo po, ganyan talaga. Kunyari, meron po mga artista na gusto mag-trending, gusto po mapag-usapan sa social media or sa mundo ng showbiz. Ang gagawin niyan, ikakabit yan sa pangalan ng mga sikat para po talagang sila imapag-usapan. Tingnan niyo, napag-uusapan natin sila. Sabi ni Nor Hamida Magandia, kailangan ni Mayor ang kasikatan ni Kat sa eleksyon. Kahit anong gawin ni Mayor, Kat din kami pa rin. Katrin Bernardo supporters, you're very talented, beautiful, brilliant, sharp, bright, ano yan, brilliant, congratulations, God bless and more. Yan, thank you po sa inyo pong mga positive comments. Salamat po sa inyong matindihang pagsuporta para kay Katrin at kay Alden Richards. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.